Ang isa pang importanteng elemento ng isang successful harvest. Okay. Lang po. Oopsie. Okay. Yan. Yan. Kilala nyo po ba yan kung sino yung nasa screen natin? Yeah. Hindi po si Jaworski yan. Si LeBron James po. Hindi po. Joke lang. Ah, mali din pala. Mali din pala eh, no? Si Atong Ang. Ah, hindi. Ano yan? Si ano? Si James Yap. Ah, ba? Sino ba talaga? Na little... Michael B? Ah, ba? Okay, nagkalituhan na po ang lahat, no? Bago pa tayo magkalituhan, ang nasa screen po natin ngayon ay si Michael Jordan. At ang sabi niya, talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Ayan po ba? In our today's generation, where people romanticize the idea that being alone is a sign of bravery, God is telling us that indeed, there is strength in numbers. Amen po ba? Amen? Amen? Amen. At sa umagang ito, ating tatalakayin the power of we. Discovering how teamwork work to achieve great harvest. Naniniwala ba kayo na lahat kayong nandirito ay may kanya-kanyang abilidad na sa inyo lang binigay ng Panginoon? Amen po ba? If we want to achieve more, we have to be willing to collaborate with one another. And how can we make teamwork work to achieve great harvest? Yan ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoong Ama, napakabuti mo, dakila ka, O Yahweh. Purihin ka, sambahin ka, Jesus. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Thank you for this platform, Panginoon, na binigay mo sa akin to speak your words, Father God, to give life, Panginoon, sa bawat isang nanonood, Panginoon, on-site man o online, Panginoon. Dalangin ko na katagpuin mo po ang bawat isa sa amin at buksan mo ang aming puso, Panginoon. Lord, ngayon pa lamang, dinedeklara ko na, Panginoon, yung katagumpayan, Father God, ng araw na ito, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu Santo. Sambahin ka, O Diyos, purihin ka. In this we pray in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Sabi sa Romans 12:4-5, which is our key verse for today, a body is made up of many parts, and each of them has its own use. That's how it is with us. There are many of us, but we each are part of body of Christ, as well as part of one another. Marahil narinig nyo na ang mensaheng ito, marahil hindi na bago sa atin, no? That we are a part of God's body. We are a part of God's team. And we are working as a team. Pero sa umagang ito, ano nga ba? Or paano nga ba natin mawo-work? Or how can we make teamwork work to achieve the great harvest? Yan yung katanungan na sasagutin natin ngayong umagang ito. Number one, if we want our teamwork to work, we have to understand that we will win the harvest when we are united team. Amen po ba? There is a famous proverb that says, united we stand, divided we fall. Naniniwala po ba kayo dyan? Kung gusto mong matalo yung isang kalaban mo, you have to divide them. Sino nagsabi ng divide and conquer? Nakakaalala ko ba?
I think it's, hindi ko alam, nakalimutan ko, pero ayoko na magsalita, baka magkamali pa po ako. Pero baka hindi ako makatulog. I think it's Caesar the Great. Pero there is a famous saying that says, united we stand, divided we fall. Kung nagkakaisa tayo sa vision at goal natin, mas mabilis natin yung mararating. Amen po ba? Amen po ba? In a team, binubuo tayo ng iba't ibang uri ng tao. We are different or separate entities with unique interest, unique talent, unique identity. And to be united does not literally mean that we have to be the same in everything. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi natin kailangang magkaroon ng maging parehas or maging magkaparehas lagi para masabing united tayo. Amen po ba? While retaining our individuality, we should establish a clear and concise goal and vision. Amen po ba? Sa isang organization, binubuo yan ng iba't ibang tao. Same goes with the church. Amen? Iba ako, iba ka, iba siya. Iba yung gusto ko, iba yung gusto mo, iba yung gusto niya. But what makes us united? It's the Holy Spirit that lives within us that makes us united. You just have to understand that if we want to make the teamwork work, we should be united as one team. Amen po ba? Amen? According to Psalms 133 verse 1, it says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity." God wants us to be united in spirit. Though we have our differences, let the Holy Spirit make our hearts as one. Okay? We have to understand that we are having one vision. We are looking at one vision, one purpose, one goal. And what is our vision? To transform our nation by winning souls and making disciples. And what is our goal? To make every believer a leader of leaders. To make every believer a leader of leaders. Hindi lang leader dito sa church, kundi pati sa labas. Ibabalik natin yung original identity natin. What is our original identity? To have dominion, to conquer, and to be victorious. Amen po ba? Amen. And that is our goal. We are celebrating our 5th year anniversary and our team is glorifying God in harvest. And guess what? God is going us back to the basic. Binabalik tayo ng Panginoon sa basic. Marahil narinig na natin to, no? Pero minsan, dahil sa punong-puno ka ng alalahanin, nakakalimutan mo kung ano yung purpose mo. Bakit ka nga ba gumagalaw sa church? Bakit ka nga ba kabilang sa Jesus Christ, our Lord God's Church? Bakit nga ba yung kaluluwa mo naglulong na merong group na masamahan? And that is because God wants you to harvest a great harvest. Amen? And how are we going to do that? By making the teamwork work. And that is the number one element of making a teamwork work. To be united as one. To be in unity despite of our differences. Amen po ba? Another thing is that
Overlooking an offense and choosing to understand cultivates strong connection. Teams are made up of imperfect people. At isa ka na doon. At isa na rin po ako doon. We are all imperfect. But remember that we are all work in progress. Seeking to understand than to be understood promotes a positive environment. Overlooking an offense, meaning to say, ito yung mga iniintindi mo yung mga maliliit na bagay at hindi mo na siya pinapalaki. Because you understand that at some point of your life, meron ka ding lapses. Yung kapatid mo, meron ding lapses. And hindi lang po ito nag-a-apply sa church, no? Maging sa labas, sa school, sa organization, at kung saan-saan ka pa gumagalaw. Imagine, sa isang kumpanya, binubuo kayo ng iba't ibang ugali ng mga tao. Okay? Imagine, no, kung wala sa inyong umiintindi, walang nagpapakumbaba, walang nagbibigay daan para magpatawad. Imagine kung gaano kagulo at kawalang kaayusan ang organization na yon. Same goes with the church, mga kapatid. We have to accept the fact that we are all imperfect individuals. And there are times na mag-i-snap ka talaga, maiinis ka talaga, may mga bagay na mamimiss ka talaga. Pero sana po, huwag tayong maging nana. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka maging nana. Patawarin mo na. Patawarin mo na. Huwag kang maging nana. Huwag tayong masyadong offended. Masyadong masakit. Aray! Uy, pinaringgan ako nito. Ayaw ko na sa'yo, ayaw ko na sa'yo. Hindi na katabat eh, hindi na katabat eh. Mga kapatid, tandaan po natin kung gaano naging maintindihin ang Panginoon sa atin. Overlooking an offense and choosing to understand cultivate strong connection. Magbigay ka, magpatawad ka, umintindi ka, mag-unawa ka. But there is a warning. Ano yung warning na yun? You have to know where to draw the line between overlooking an offense versus tolerating an offense. Tandaan po natin that we are responsible with one another. Amen? We are responsible with one another. Pananagutan kita sa Diyos. Meron kang pananagutan sa akin sa Diyos. Okay? Sabi sa Luke 17 chapter 3, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. When we correct our brothers and sisters, make sure that we are doing that out of love and in good faith. Marami po kasi sa atin na, sige, ikokorek kita. Di ka nakikinig, ah. Ikokorek kita. Ganito ka kasi. Ganito ka kasi. Ganito ka kasi. Learn to draw where to overlook an offense versus tolerating an offense. Do it out of love. If you wanted to correct someone, if you wanted to rebuke someone, do it out of love and in good faith, and do it politely. Do it politely. Truth of the matter, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mga tao po sa labas ay nakatingin sa atin. Nakatingin po sila sa atin. Okay? The way we speak, the way we stand, the things that we post online, everything that we do, we are surrounded by clouds of witnesses. At tandaan po natin na ang dinadala nating bandera ay hindi mo na bandera, hindi ko na bandera,
Hindi na bandera ni pastor, hindi na bandera ni sa leader. We are bringing the banner of God. When we go outside, people see yung glory ng Panginoon sa atin. Yung glory ng Panginoon sa atin. So when we correct our brothers, our sisters in Christ, or even yung mga ka-office mate natin, mga kaibigan natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon, make sure that you are doing it because you love them. Because you care for them. Because you understand that you have responsibility sa kanila. And do it politely. Do it politely. Amen? Amen, amen po ba? So again, number one, how are we going to make teamwork work? Number one, we have to understand that united we stand, divided we fall. And then number two, overlooking an offense and choosing to understand cultivates strong connection. And number three, identify your role and properly execute it will result in great harvest. Sa isang team, although we have one vision, one purpose, one goal, iba-iba naman yung contribution na binibigay natin. Tama? Para maabot natin yung mga bagay na minimithi natin, yung ginogoal natin, yung tinatarget natin. So learning how to play your part or your role correctly is essential. Amen? You know what? The problem among us is that every one of us wanted to be in the spotlight. Amen? Every one of us wanted to work the big work. Ah, gusto ko to. Gusto ko tong magpakanta. Gusto ko tong maggitara kasi nakikita nila ako. Ayoko sa background, pastor, kasi hindi ako makakapagpa-cute. Hindi nila makikita yung bago kong blouse. Hindi nila makikita yung bago kong smartwatch. Ay, hindi, gusto ko to, pastor, para mapansin nila ako. Para ang cute ko kaya pag nag-smile ako sa harapan. Okay, so the problem among us is that all of us wanted to be in the spotlight. But the thing is, we can't. We cannot. For example, sa isang organizational structure, hindi pwedeng, or pwede siguro, no? Pero hindi pwede lahat ay maging presidente. Kasi dapat merong vice president. Otherwise, the organization will fall. It will be destroyed in no time. Imagine you have two president with opposite vision, purpose, and goal. Yun na nga po yung sinasabi ko. United we stand, divided we fall. Imagine that kind of organization. Ano na lang ang magiging resulta nun? Right? We always wanted to work the big roles. Pero hindi natin naiisip na minsan, little things are vital. Little things are vital. Just because you are working behind the scene does not mean that you don't matter. No. Yung mga maliliit na bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon, yung mga maliliit na bagay na pinagkakatiwala sa iyo, it matters the most. Sometimes we feel like, hindi naman ako importante kasi ito lang yung binibigay nila sa akin. Imagine, taga-bukas ng pinto, taga-good morning sa mga darating, taga-bigay ng sobre pag tithes and offering, taga-abot ng juice tsaka ng biscuit pag Holy Communion na. Di naman yun maganda. Ang konti pa ng exposure ko. But you know, little things do matter. Little things make big things happen.
Sabi sa Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Madalas po no na dina-downplay natin yung mga maliliit na bagay na binibigay sa atin. Thinking na it doesn't matter kasi maliit lang naman. Di naman nila yung makikita eh. Kung magkamali ako dito or kung hindi ko ibigay yung best ko, who cares? It's just some small thing. It doesn't hurt. No, believe me. God sees you. God sees you. And if God sees that you can be trusted with very little, imagine kung gaano kalaking mga bagay yung ipagkakatiwala niya sa'yo. If our earthly masters, yung mga boss nyo sa opisina, yung mga teachers nyo, kung napapansin nila yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo, how much more yung Ama nating nasa langit? How much more yung Ama nating nasa langit? Okay? Kapatid, huwag kang malungkot kung small roles lang yung binibigay sa iyo as of the moment. Tandaan mo, hindi magiging best actress yung bida kung walang magaling na supporting actress. Amen? Amen? Amen. Our team will not work or will not function accordingly kung yung mga maliliit na bagay, hindi natin ginagampanan ng maayos. Amen? Sometimes, we always look for the bigger roles, neglecting the little ones. Where in fact, little things are vital and little things make big difference. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Parang... Okay. So, huwag tayong masyadong excited sa ano no sa what do you call this? Sa exciting part. Huwag tayong masyadong atat dun sa exciting part. Minsan, yung journey papunta dun sa exciting part, it really does matter. It matters. Okay? It matters. Yung sa tingin mong walang nakakakita sa iyo, yung sa tingin mong walang bilang yung ginagawa mo, no. No. Glorify God even in small things. Glorify God even in small things. Have to be faithful doing the little tasks that are entrusted to you. Why? Because if you cannot be trusted with little, how can God trust you with so much? How can He trust you with so much? Amen? Right. So again, how are we going to make teamwork work? Number one, we will win the harvest when we are a united team. Number two, overlooking an offense and choosing to understand cultivate strong connection. And number three, identify your role and properly execute it will result in great harvest. And lastly, acknowledge God and let Him be our team leader. Yeah. Psalm 37 verse 5 says, commit your way to the Lord, trust Him, and He will act. God is the best leader we could ever have. Amen po ba? He is the best leader that we can ever or we could ever have. In the Old Testament, when Israelites trusted the Lord, victory was on their side. But every time they opposes God, they lose the battle. Amen? Normal po sa atin na mag-excel tayo sa lahat ng bagay because God wants to
wants you to experience the fullness of life. Normal sa atin na maging magaling sa lahat ng bagay, mag-prosper lahat ng hinahawakan natin. But let me remind you, mga kapatid, na yung success na yon, huwag nating hayaan na kainin tayo ng success at makalimutan natin i-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. No matter how good you are, no matter how fluent you are, no matter how good looking you are, kung magtitiwala ka sa lakas mo, you will lose the battle. Okay? Never put your confidence to yourself. Always acknowledge God. Hindi natin mararating yung ganitong estado ng buhay natin, yung ganitong estado ng church natin, if God is not with us. Amen po ba? Amen. Always remember that we are just part of God's body and that Jesus Christ is our head. Amen. Amen. We are part of one body and Jesus Christ is our head. Yung mga taong inaalagaan mo, pinagkatiwala lang yan ng Panginoon sa'yo. Yung trabahong meron ka, kung gaano ka gagaling dyan, kung gaano ka ka-intelligent dyan, kung gaano ka ka-meticulous dyan, pinagkatiwala lang yan ng Panginoon sa'yo. Huwag mong angkinin. Always acknowledge God and let God be your team leader. You know what? Ang nakakatuwa po dito sa church natin, although we have our senior pastor here, we always acknowledge that Jesus Christ is the head of our church. Because without Him, this church will never go anywhere. Hindi po ito lalago. Hindi po ito magtatagal ng 5 taon. Hindi po ito magta-thrive. I don't wanna use the word survive, no? Because we are not surviving. Hence, we are thriving because we have a living God. Amen? This church is thriving because our head is Jesus Christ. And we understand that we are just part of His body. Okay? No matter how small your task is, no matter how small you feel you are right now, always remember that you are part of God's body and you matter. Amen. You matter. Without you, there's no team. Okay? Without you, kung wala ka, hindi mabubuo yung team na meron tayo. Let God be the leader of our team and surely we will reap the great harvest. Amen po ba? God called us to be part of one body. There is strength in numbers, there is strength in unity, and there is power in we. Play our part accordingly. Teams do work. Together we stand, divided we fall. Sa umagang ito, akin ko pong china-challenge ang bawat isang nandirito, no? So go back. Alalahanin mo kung bakit ka ba tinawag ng Panginoon dito. What is your purpose? Kung hindi mo pa alam yung purpose mo, ask the Lord, Lord, what is my purpose? Nilagay mo lang ba ako dito para maging display? Nilagay mo lang ba ako dito para maging tagabutas ng upuan? Lord, speak to me. I wanted to know what is my purpose. I wanted to be part of this team. I wanted to be part of the great harvest. Ayoko lang manood, Panginoon. Gusto ko ring maranasan yung nararanasan nila. Gusto ko ring tumayo sa harapan, proclaiming the gospel, sharing the good news. Gusto ko ring maranasan, Panginoon, yung magpuri sa'yo. Gusto ko ring maranasan, Panginoon, yung mag-handle ng people. Gusto ko ring maranasan, Panginoon, yung makilala ka and in a personal context, Panginoon, gusto ko rin maranasan, Panginoon, yung bibigyan mo ko ng vision, yung bibigyan mo ko ng mga pangitain, Panginoon, patungkol sa buhay ko, patungkol sa church, patungkol sa family ko, at patungkol sa pangarap ko.
Gusto ko rin yun maranasan. Gusto mo ba yun maranasan, kapatid? Amen. The only way to experience that is to immerse yourself in the team. Be part of God's team. Because there is a power of we. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayo. This is just a simple word ng Panginoon sa akin. Habang pre-prepare ko tong topic na to, sabi ko, Lord, ano yung gusto mong ipaunawa sa akin? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? And then suddenly, the Lord reminded me the word of team. Teamwork. Okay? Sa panahon ngayon, lagi nating sinasabi na it's okay to be alone. Being alone is a sign of bravery. Yeah. Sometimes, being alone is a sign of bravery. But don't you ever forget that God created you not to be alone. We are created to be part of one body. To be part of a community, to be part of the family, to be part of a team. Play your role. Play your role. Kasi kung hindi mo yan gagampanan, God will send someone to play for your role. Okay? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Father God, for helping us to understand the importance of a team in achieving a great harvest, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil dinadala mo po kami, Panginoon, sa institution na kung saan gusto mo kaming lumago, Panginoon. Father God, naniniwala ako, Panginoon, na itinanim mo ang bawat isang nandirito, Panginoon, with the purpose, Father God, na mag-grow, Panginoon, na maging malakas spiritually and physically, Panginoon, at i-perform namin yung pagkakatawag namin ng maayos, Father God. Salamat, Ama, Panginoon, for making us understand that we should be united as one, Panginoon. That we should have a concise and clear goal, Panginoon. Iisang nilalakaran. Although we have our differences, Panginoon, salamat because we are united by the Holy Spirit, Panginoon. Lord, thank you, Father God, for helping us to understand that we should overlook a simple offense, Panginoon, and choose to understand rather than to be understood, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Salamat po, Ama. And God, dalangin ko po, Panginoon, na huwag mong hayaan, Panginoon, na makalimutan ka namin, Father God. Lord, always remind us to acknowledge you, Father God, that everything we have, it comes from you, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang leader ng aming sambahan, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang maging leader ng aming pamilya, Panginoon. Ikaw nawa ang maging leader, Father God, ng mga organization na ginagalawan namin, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay, Father God, ng ayon sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isang nandirito, Panginoon, mga nanonood online, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-unawa sa amin at sa pagmamahal mo sa amin. We praise you, Jesus Christ. We thank you and we honor you, Father God. In this we pray, in Jesus' name. Amen and amen.